Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I am woman, hear me roar. In numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I pay the price, but look how much I gain. If I have to, I can do anything. I am strong, strong. I am invincible, invincible. I am one. Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host, Joy Piscera. Og karong gabi una, we'll talk about mga traditions. Mga traditions sa atua sa mga kaigsuunan diri sa ato ang nasud nga nagpagainon pang gikan ang ilahang mga kanununuan sa langyaw nga lugar. So una sa nato iinto asa nga lugar ato ako sa himamaton akong co-host Dr. Lucille Mercado. Seal, good evening. Good evening, Joy. Og good evening kaninyong tanan diha nga sigurado sa ko nga taot-taot sad mong gimingaw namo. So pahiluna, relax nya. Enjoy our show. Kaning one hour show kay I'm very sure dili lang kay doon na may makatunan malingaw mo kay daghan mong ma open inyong eyes na mo din na. Yes, bitaw. Masa nang nahisgot ta Seal about ini kay ato sang niaging simana ato Martes nag-celebrate man ang Chinese community sa Kong He Fat Choi. Ang Chinese New Year nga mag ilahang gitawag sad nga karon it's like water tiger. Tiger ta karon. Yeah. And then sad kanang labi na sad nga ang atong nasud kwa na ba sad kanang ni hatag na og direktiba ang atong presidente nga makatabang sad sa atong tourism nga kanang pwede na ang mga langyaw mo bisita sa atong nasod as long as fully vaccinated. Yeah, luag-luag na po. Yes. Okay. Mausa na ito, like ako na ako sa Cebu City Tourism Commission. Sige, mag-promote sa atong Highland Blooms and Ecotourism, ang atong cultural tours, ang atong coastal tourism. Pero, what tayo mga bisita? Virtual tanan. Virtual tanan. Pero una sa tanan, good na, story at takon sa manang mga traditions nga mga gipangbuhat sa ato ang mga kaigsuunan ng mga Chinese. Ato sa himamaton ang ato ang guest for tonight. He is the owner of the stitches and wear industries. He was also past president of the JCI Cebu and as well as the Rotary Club of Cebu Port Center. And then he is also very active with the JCI Senate Philippines. And then, di lang kayo sa mga civic organizations siya active, but he's also very active sa mga church organizations such as the BCBP Mandaue. And then sa MHOP Cebu as well as apil sa church ato ang dinhi sa atong organization ang Oasis of Love Cebu. And then of course he is the loving husband of Carla and sa and then ang very kuansad what you call this loving father to Samantha. So atong himamaton atong guest for tonight Samson Sam Chu. May gabi isa tinyo oo. Greet your family and friends, Sam. Hi, good evening everyone. Kong si Fat Sai. Pronounce the different versions. Kong Si Fat Sai. Kong Si Fat Sai. Kong He Fat Choi is the Cantonese kwan na siya. Ang Mandarin to imong gisulti. Mandarin na siya, yes. Kong Si Fat Sai. Bitaw kaya Kong He Fat Choi, bitaw no kwan. But mas kargado man sa ato dinhi may Cantonese, di ba? No, ang Cantonese is sa Macau and Hong Kong region na siya na language. Yeah. Ours is more of the Hokkien. From Amoy province in China. Pero Hokkien lang is that nasa Hokkien? Mauro na? The same na sila. Hokkien, Fokkien. Ang like sa Hokkien, kuansan? Gong siya ang moto? Wala siya,
Kong si Fat Sai. Uh-huh. The other kwanan niya is ring Sinyan Kwaila. Ah. Sinyan is a New Year. Kwaila, wala siya happy. Baliktad man lang sa... Ah, Sinyan Kwaila. Diba? Amo na nang sa happy birthday said kayo sa nang sa... Diba? Namasa na yung Kwaila ng happy birthday, diba? Yes, yes. Ah, Sinyan Kwaila. Ah. To all viewers out there, happy Chinese New Year. Wishing you all the luck, love, and peace and prosperity for this new year. Yes, bitaw. Mogin na ito. We still need the luck. Obrigado, kami nga maski pagod sa atong buhaton, 99% perspiration and 1% luck. Pero ang ilang ang kuwan sa Chinese ba, kung nakunan, kuwan kayo sila sa luck, no? Even sa sanina, sa color, sa unsay mga position, it's really based on luck nga. Yeah. Which is good. Mm-hmm. Ang tao ba na yung hope? You know? Correct. But then, ato ba sa, like, ang sa imuhabang family ba, Sam? Yes. Are you in a way nga parang GI, genuine in chief, both your mother and father, mga Chinese? Yeah, pure GI ko, no? I was born here in Cebu. Mm-hmm. Both my parents are from China. They migrate na sila diri. Mm-hmm. So, gikan dyan sa Red China? Yeah, during the time na kuan naglisod dyan to sa China, no? A lot of... Migrate dyan. Yeah. So daan na sila when they were still in China, daan na silang nagkita or diri na sa Cebu? Diri na sa Philippines. Nila. Mm-hmm. Oo. So diri na sila naminyo sa Pilipinas. Yes, yes, diri na sila. So ang imong father asa siya nga province in China. Ang amoy sa amoy jud ang most Chinese immigrants in the Philippines coming from Fujian province. Ah, Fujian, no? Then Xinjiang sat. Lahi sa na siya. Ah, okay. Ang imong mom? The same Japan sa Fujian. Mo nang kasagaran na rin, the most predominant na language sa overseas Chinese are Hokkien. Other places like Malaysia, daghan na sila mga migrants from other places. Mm-hmm. Mixed na sila. They speak, I think, about 5 languages. Sa Chinese. Yes. So, importante nga, kato sila, muto nagkasabot imong parents. Now, ang question is, makasabot ba sila sa other Chinese ko? Ang dili kaayo. Dili. Lahi dyan na siya, especially lang Cantonese. Mm-hmm. It's really different. But when it comes to characters, yes. Ang same lang yapon. Yes. Ikaw. Lahi lang ang pronunciation, but the meaning is there. Ikaw read and write ka? Oo, ako mag-practice. Pero, na-adapt na ko dari. Pero na-kay ko, na-kay idea. Yes, nalay gamay na ko. Ang characters, di ba? Di ba, ang kanang Fujian, mo na asasad ang makiadto ang dalong ang shaman? Yes, that's the right. Capital. Okay. Parang moment sa di siguro nga nagka-sister city sad ang Cebu City o ang shaman because of our connection. Yes. Yeah. Mm-hmm. And then, mo nang motong ningotan ako Xinjiang kay daghan-daghan sa mga taga-Xinjiang. Dinhi nga ay taga na dinhi din ila sa mga ninuno taga Xinjiang. So just the same sa in Fujian, no? Pero kan na sila nga makasabot ra na ang kasinabtanay. There are some, yes. Parang ang roots sa mana sa words ko. Pero siguro na to no, di ito ta kasabot Ilocano. Oh yeah, right. Lain-lain tag in a way parang languages na to. Onay may nga major lang kanay lang Hokkien, Cantonese. Those are provincial languages. The national language is Mandarin. Mandarin. Oh. Yes. So, kasabot. Mandarin, makasabot din na sila doon. But not all sa na provincial kuan areas makasabot sa Mandarin because they're used to the local dialect. Pareha na to. Nga, kung pakwanon tapas, mapakatunon tag Pilipino, nilag mi ana. Pero but we really have to learn also kay that's in a way kuan man ko if ever natay mga maghalubilo sa mga laing provinces, it's also a lot better that we know our national language and the same manner sa mga Chinese. Kamo sa balay kanang since both of them are Chinese,
What language do you speak? Among local dialect, among Hokkien. Ah, so mag-Chinese kid mo? Yeah, mag-Chinese me. Hindi mo mag-Bisaya. Sometimes, kunay ka ng kuan lang, pero mix-mix lang siya. Pero imong parents. But when you talk to our parents, it's Chinese. Dili kingon kasabaan mo, but it's because it's shared for them to understand. Or di sa sila kasabot og Bisaya? Kasabot man, pero mas makasabot yun sa Chinese. Yes, so, mas dali. Yes. So, mag-story ang Chinese. Okay. Pero di mo kasabaan. Di man. Nakoy may ikwanan sa iba. When I work in a bank sa RCBC, then most of our clients mga Chinese. And then, kay mo to sa una makasabot ko nga mo require gud unta sila o kanaganing na Chinese at ba nga background. Yan sa among kong puro Pilipino magay ko so nag zero akong Chinese ba. And then human kadang ang mag-deal ka sa clients then yung mga makasabot ang akong nabantayan sa mga kanigyong mga old nga Chinese ang ilang Bisaya grabe sad kalaw. Diba? Muna yung akong nakatunan. Hindi nga pa naman matungkad ka lang. Hindi ko alam yun. Pero magkag siguro no, even og ka ng, what you call this, if nag-effort ka sil, makuha nga nag-apon nga magkasinabtanay nag-apon. Okay. Kwan lang, kanang akong ini akong Bisaya, ininchikon, gag-style nga tinagsaon, gani. Diba? Diba? Ang ilang style sa nila nga, mag-Bisaya sila kahit tinagsa, diba? Tagsa-tagsa. Hinayon. Naatuon na sad na ako. Kasi nabot raman sad mire. Invest na sad sila. Okay, now, that is talking of the language. Now, what about other things nga Chinese influence kay? Especially, I guess, food. Kisa may tig-prepare sa food ninyo sa house. Imo, ma'am. Yeah, of course. My mother and then sometimes my father. Kay, marag basic maguna ang food, no? As part of kuhanin sa Chinese culture. Muluto, magkuhanin niya. So, ang dili na okay, kuhan ra kayo na acceptable na sa Chinese nga mga laki, kinangan makatun muluto. Both ways, the babae or laki. So, basically, yung kaon, Chinese food. They mix na nato dili. Adapted naman ta. But there are some traditional Chinese dishes dyan na magkuan. Doon ay occasion nga mo-appear gina siya. Yes. Diba, ang kanang humba ba? Parang na may humba sa dugkuan ang Chinese, diba? Kaya katong naka-atumig ka ng shaman, na may parang humba. Alahin lang din. Pero lahi lang taste. Ako alam ka, itong humba, it's more on tamis man ato ang humba. Diba? Ay, naman ka nilang lain style humba. Nay, humba Bisaya, humba Tagalog. Diba, mamaya ko nabantayan. Pero ang Chinese, parang nasik ng humba, di ba? Na, braised pork tawag na mo, Ana. English na, English. English na. Pero, kamo. O kanang patatim, pork of humba na siya. Ah, right, no. Pero kung an ba, kanang also, laing panali, kay, di ba Chinese sila? So, unsa man na, gibaptize mo, pagkakuan ninyo? Yeah, of course, we're born here in the Philippines. Adapted so, our parents sa, unsay kuan, so even the name, and then, ang kuan niya, ang tradisyon na po, kay Catholic man dire, so we're baptized Catholics. Pero wala, ikaw wala na mag Chinese name. Nadia pa may Chinese name. Napag yun, lahi. Lahi pa na. Of course, every kuan dyan, doon naman dyan yung Chinese name. So what's your Chinese name, Sam? Ako is Chang San Shun. Chang San. Chang is Tiu, then San Three, then San Shun. So ang Tiu in Chinese, Chang. Yes. Okay. Yeah, nanong three man. Number three. It sounds like man siya ang usually gamit. Okay. So then, unsa man sa meaning sa imong ngan? Di ba na man meaning? Ang giingon ni ma'am nako kay third kay marag ika-third mo ko sa family sa lalaki. Lalaki. Oh, marag third son ko sa lalaki. Oh. Wala di ihap babae. Lahi po ng babae. Digaman mga names na dili jud ko an exactly. Pero na ang meaning is more of meaning gyud na siya. Okay. Yeah. Pero unsa man kanus sa man tong time kagamit kasi mo Chinese name? When we studied, and I studied sa, because I was brought up in a Jesuit school, sa Sacred Heart school. Wapan na Jesuits, no? Sacred Heart School for Boys.
So, naam yun na ikuha na mo na to. So, Chinese. Okay, na, okay naman say na Chinese. So, kasuwat po kasi mong Chinese name. Yes, yes. Ah, so, kabaw kayo ka mo spell si mong name. Kabaw dyan na. Kibaw ko siya mo. Bala nagkuhan sil nga makalimtan ang uban, ang pangalan sil, di yun na makalimtan. Hindi, kibaw sa hindi kayo siya mo, Our Father, kanta pa, no? Oh, in Chinese, in Chinese. Hindi, hindi ko. Sa Chinese, wala ko kakuhan. Ngayon mo, si Adem ko, Mausad si Adem ko, Our Father in Chinese. In Chinese, so. Ah, okay, bitaw. And then, basta, like sa Sam, kanang, like, growing up with the, ano, sa kanaina Chinese family, kuhan ba yun sa inyo nga, para pag, ano sa mga tradisyon nga gi-hand me down gikan sa inyo hang mga kanunununoan. Nakaabot pa ba sad ka sa imo hang like grandparents? Yes, yes. Ano na asad sila ni migrate sa imong grandparents here? Kasi ra'y una. Sila may nagdala. Okay. So mga, unsa wow. Mga, kuhan ba sila mga 19th century or 18th century sila naabot? My grandfather is, he was born 1895 siguro. Mm-hmm. But of course, when they he migrated sa Philippines, I think, kasi si Papa ni born ma 1932. Ah, so before the war? Before the war, Before the war, dugay-dugay nag-iday sad. Yes, kaya remember, ang history sa China, when civil war broke out, momento no, people were having hard times man yun dito because of the war. So, nag-migrate ang, both people sila ba? So, Philippines, being south sa katong Fujian province, of course, niya is Taiwan. Right. Nga-diri, na-obritso din Philippines. Doon kayo. Doon kayo. Nya, di ba, murag, I think a very strong, I don't know, kung kanang, kanang itong tradisyon nga magpundok yun ang pamilya? Yes. Di ba? Pero before sa tamo pa dayon sil, sa pagsuta, ugun sa mga tradisyon sa atong mga kaisuunan ng mga Chinese, mo po sa tagpipila ka pa hinom doon, stick with us. We'll be right back. Welcome back. Og atong padayunon ng atong istorya may tungod sa mga tradisyon nga dili lang experience ni Sam and I guess is also very common among Chinese families.
diba? Yes, Sil. Oh, okay, like, ang kuan ba nga, pag, I'm sure, atwa, nasa tayo mga friends, nga, mga kuan yun, mga usami, yung tag-GI, that's like, genuine, ganang, mga tag-GI, it's more on like, both parents, yun nga, Chinese, and then, nasa tayo ba, mga classmates, diba, like, some neighbors, diba, so, I don't know, it's also a lot better nga, nasa tayo understanding, on sa tayo, ilahang mga tradisyon, diba, like mga sa family, oo. Kay like ang ako abasad ba nga, is it ba nga kamo sam required mo sa inyong mga kanununuan, inyong grandparents nga mo follow gyud og mga kanang tradisyon? Expected it somewhat because both of my parents are Chinese. Mm-hmm. So pananglit of course, naman na mag grupo-grupo manggit ang family ko na yung okasyon, no? Mm-hmm. Pero I think ka na mag-reunion yun ba? Daghan dyan kayo, no? Ang unsa man, dili lang ang immediate family ang mo-attend anang inyohang reunion? Yeah. Ang kaliwat yun na extended? Extended families and relatives, everybody. Ang kanang clan ninyo? Oh, lahi po nang nasa clan. Usually it starts with the family. May para nagkaroon na Chinese New Year. It's a time for gathering, reunion din siya. Mo na ang kinaimportante na time din na magbundok wherever you are, mauli din na diri mag-abot. Murang taga-Bohol. Pero ang anak ba pananglit kamo? Ang asa man mo magpundok at sa pinaka oldest nga pamilya unsa man like in your kung case kung na pang kuan ancestral house dito sa ancestral house okay, where the parents are there no na tanan and then wala lit na to na sa whoever is kanang eldest eldest not necessarily lalaki or babae no, but eldest no. So ang adto mo usually when do you go the day before murag like around 31. Kung Chinese New Year, yes, it's always the day before. Mura siya sugat bitaw. Ah, yeah. Yes. Okay, that's the time wherein everybody is present and then we offer the food to our ancestors. Ano agin may ceremonya sa anak? Nana siya, kanong mo, mitang nagpreha sa turun, maghad-had. Okay. So, kanong sa mana ihad? Hindi ka alas 12 or kanang before approaching pa ang 12? Basta before siya mo labang sa kuwana na. Okay. So, kana di ay maghadhad, kana bitaw sa kalagkalag, no? I think it's apil na sa gikan nila. Apil sa New Year. Lili, kana mang inig kaadlaw na tayo ba? Ah, okay. Lahi sa na siya, yes. Kunya, mag-pray. No, I know it's a separate, pero ang kuan lang, nga mura mag-prepariha ba, nga we probably got it all. Or naan na ginagawa okay, kanina. Kuan said, kanang New Year said na to nga New Year. Magbutang taga pero na. Pero wak naman tayo hadhad. Sila na apagi. Nagyan, no? Namagyapoy na, butang niya sa altar. Nasa butang niya doon naman may kanang kuan. Altar sa among ancestor. Butang nga, maghimo man may kuan na nila. With a picture ihang na mo. Inyo din ancestor may yung hadad. Oh, among loved ones like kung kwa si grandfather and mother great great grandfather kung ay sila mga picture apilon sa nagbutang yes yeah, apilon dili nila sang pito ni mga unata dili ibutang lang dili butang na mo amo lang i-offer dito na kanang murag offering it for sa ilahang kuan na sila man jud murag unang kaon ana before kami kay ato man i-offer sa ilahang yan ang ginang incense. Yes, na din ang incense. Kaya incense mo man ang marag signify sa iyahang kuan yung presence niya ba. Yung butang ang sila murag plato, like na sila ilang chopstick nga na or kuan na lang, usara niya. Yeah, normally, doon naman na siya yung mga set of kanang kuan, no? Food sa iyahang like, iyahang gusto, ana. But in New Year, is tananan na siya anything that is that will signify prosperity, success. Mo siya mo na rounded na kasagaran ang fruits, mga oranges, katong mga kuan mga any rounded. Tikoy. Tungod kay namay tikoy nga square, di ba? Unsa ba yung meaning rounded na tikoy nga nung murag nag para mapilit ang sticky rice. Sticky rice mid kuan man siya binding man siya, di ba? So that togetherness is still kuan ba. Para dili gid magbuwag. Di magbuwag. Una siya. Something sweet. Nya ang mga fruits fruitful. Oh, nana siya yung mga kuan ng mga fruits ana ang
ang among all kinds of fruits, no, except pakwan and grapes. Oh, dili namo kuan apilon because black seeds man siya. Okay. Black seeds would signify na murag kanang murag hila kanang sorrow. Okay. So kato lang murag light light na fruits na sa garang bito na. Oranges normally. Wala man, wala man. Kuan lang gina siya murag and every quantity mo plate butang na mo is either 3 or 5 na or ganang kuan. Ano ida plates plates ya butangan. Butangan na mo. Dili kay usara. Dili lang. Okay. Kaya sa ila sa ka nilang damiso, Joy. Bisan kay ka ng kwan man na silang. Ila sa mga ginagmay man ang platito, di ba? O, di man pareha natong ka ng dinagko. Itingog naman. Buffet type. Buffet type pa. Ila kay gani. O, naibaw nga gamay. Platito. Napaw kay mas platito, di ba? O, lain-lain, di ba? So, so kana ding 3C klase dini din na murgi ka ninyo apin ako na kamupod muna na siya rag nahog na mix ko ano na siya mixed tradition na ay naman good I think it starts ato ano kaya may 3C klase nga tambal ay ko an di ba muna sa new year nga 3C ka ko an 3C ka lang lang ako dyan ko sugsug sa akong mami anak ngayon naman jud ka ng lingin dili pwede rectangle para ko an kanang kwarta nga papel eh nanong kaning mag-color, ganang di lang nata-green para dollars, di ba? Pero ato kita sa sensiyo. Ang green medyo na. Ato kita sa sensiyo, lingin. Dakot-dakot exchange. Di ba? Ito sa unang lingin, kida ko kay value. Karon gamay na lang kay value. Kaning sa lamisa nga atong ipatangan nato sa food, yan na. Nasa nang mga gods, let's say, katong sa Buddhism, nabutangan, lili lang. Dili na food lahi na sila na lahi sa na nga lahi na sa lahi na nga okasyon lahi na siya depende sa belief kay in Chinese nagkama na noon ay Buddhism na Taoism no mom na siya so different na iyahang kuan mga deities na gamiton lang for kuan sila pero over other families during New Year butangan nila dili sa di sa kung ancestors dili for ancestors so the New Year is ancestors yun so pictures sa mga lolo lola or sa mga yes sa mga uncle so kamo ang mga bata nga growing up bisan wa nakaabot sa ilang lulong makahinom kita sila yes mga bata which is good no pero ba makakagkag kanang sa mga kada bang sa itong bang dili na sila mga to of roots even at an early age stage kaya nag-introduce na daan money atong mga kagikan pitaw no kay even karon ba nga very few people nga nakabaluan ng ilang mga roots tabi nagkuan diha siguro na sa mga Chinese siguro nga may nga kang kuan ang apo ni kuan mga trace kay may nga parinti asa nagparinti ta so di ba pita kay kuan man sa I think ang sa Chinese there's very strong sa clan nga matrace yun dila tanan ba even up to their mga roots dito sa China correct Pero kanang clan doon na ay time of the year nga magpundok ng clan dili yes naasad naasad usually kay muhad masata sa mga forefathers sa clan so when does that usually kapantay mo sa Cebu tayo? We have what we call kanang kana family name association bitaw daghan man anay lim brotherhood in our case is Jugan temple and then na uban kaning linpoxi daghan man siya I think there about 12 man siguro mga big clans din niya kana mo ang kanang Chinese mo identify jud ka nga apart ka anak ng clan oh by right you have to kanang para na ang kuan ba sa imo mga forefathers mo ba ma-identify mo makuan nimo ang blessing na adto mo na to oh ang blessing may put so usually when does that happen sa year sa mo is usually February kuan man may murag February 15 or 14 na somewhere and then sa other kuan depende sa na sila sa ilang sabot when you go to China kung ilang i-trace ilang roots ito naagi na sila usa jud ka lugar na puro gyud na the same family name kanang So ikaw, di ka mawa, let's say Chinese, ato ni mong China, may kang maantukos akong roots,
Nagyo kay lugar nga. Ipangitaon na ni Monad to, yes. So ikaw, nakaato na kasi mo ha, mga kanto. Pagugat. Pero nakaato na kang siyamen. Ang among, yes, nakaato ko si siyamen. Dako man akayo. Lagi, pero wala na lang yun. So noon, nadyo na to sa, di man kay, naman na nga mo ang, kung ano, they will organize. At that time, skwela pa magulkwato, di ko ka... Ah, so nangad to giri ang imuhang... Yeah, sa kong parents, sila, nangad to sila dito, makita sa... Visit yeah, sa mga cousins. Mga relatives dito, cousins, ano, oh. Yeah. So, burang, rako sang okasyon di ay, nga mo dito. Oo, oh, kuwanya na sila dito, kanang look forward sa na sila. Okay, pero prior to the pandemic, parang almost every year man ang city nag-attend dito sa Xiamen. Oo, kanang ilang trade exhibit dito. Oh. So, wapag-iday ka mo kuyo ka na dito mag-trade exhibit dito? Wala ko kakuana na pa. Okay. Ang amo na ito dito is amo lang private friends na mo kuwanya na ito. Oh, yeah. Oh. Okay na, it's really a personal journey sa family. Right, okay, ako sa nabantayan kay daghang mga kuyog ba kay they want also to retrace their roots. Oo, of course. Parang ikumana na, sa, sabay ka sa kuan, sa trade exhibit, pagkahuman, on your own man ka. So, you can just travel to other places. Pero ang nakaayog yun ang practice, no? Kaya you learn to identify asa ka nga family niya. There's pride and sense of belonging ba? Mm-hmm. Yeah. Dako mi nga pamilya, naabot yun ni dito. Ang sa pamahilain nga practice nga buhaton generally sa kanang ni kanu year gawas anang maghadop pagkaon ya magpundok mo asa nang butang-butang og kwartas mga butang-butang kwartas mga kanang bintana sa mga pultahan mga ana oh. Ano di naaday na ko ana na sir no may mga tanong ko ato din sa Philippines from what I kuan sa akong experience no what you said dili jud exactly i-follow tanan sa what the mainland Chinese are doing. Na-improve. Dahil daghantag ko ang, actually. Based, ako mo nag-research, no? Ang primero ganda na, days before ka mo greet sa Chinese New Year, you have to clean your house. General cleaning. Ka, so within the week? Oh, or bilang days. Depende sa imong kadakon sa balay. And then, imo siya mag-decor kag mga red. Okay. Something red na. So why red? Because it is believed ang when they trace up ako ako kibaon sa history no but when I found out sa kanang kuan it's based on a mythical beast called Nian. Nian in Chinese is called year. So kana siya na mythical beast mukaon og tao ya mag kuan siya magsamok-samok ba. So during those times those people will just lock up their house and then mag kuan sila something kanang festive na food and everything ba para to offset the bad luck bitaw. And then ang ilahang kuan po na put some red so many red sa window sa doors para mapalayo ang katong mythical beast something ana no drive away that amo sa dayon ko magkuan ka sil ka na mag lion dance ka tanga ka ready ha kanang sa red and below day mo na yang gihang kwaon mo na siya to counter the negative side mo na red is already represents kuan mi kada luck and prosperity mo na yang kwaon mo nya so nang unsa pa wala ing buhat ninyo nga murag kulang nato mahimo na mo GI ani no makasabot to ba nga ibuhat na kay guban ba abuhat lang ta kay gibuhat to silingan it's also understanding sil nga oy asa day ni siya nagikan nga na unsa nga tradition kay kita usahay mo kwanta nga for so many years ang ato ang mahibaw-an lang like sa ang nabasahan nato sa libro nga 400 years ta under the Spanish regime and then human pila ka years under American so atong thinking dito rin din siya gikan pero wala din ta unknowingly nga nasa dito mga tradition nga nakuha sa ato ang mga kaning mga nibisita din nga na ni Labs at sa Cebu or sa Philippines nga din na sila ni Puyo nga which we learn bitaw ka na ingon nga red kay mao day na siya nga pabantayan ako sam nga usahay kada kay magbutang san mo parang 3 no then daghang kay mga puwa
Oo nga, mga maski although so man giputol-putol nang mga kuan na mga panapto na na. O nga di ba? Ay, na, 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 or pala gagmay nga envelope nga ikuano nga ibutang gid ba? Mm-hmm. O day na ay envelope sa pasabot ana kwarta. Oh, tradition po na siya, red envelopes ang tawag nato sa Chinese as angpao. Angpao is ang is red. Angpao, angpao. Ang na siya. Angpao. Oh, okay. Ang means red. Yeah, pao is bag. So red bag. Normally it's given to children and ang mga seniors. Then they put money it's a symbolic lang na siya bitaw for kuan for wishing you good luck nga na prosperity. Yeah, in ang number ana usually mo come out to 8 or 6. Oh, na siya. Na siya meaning 8 or 6. Oh, 8 Abin means wealth. Pa means wealth. Yeah. So kanang ang 4 man to bad luck no? 4 is dead. Kwan ang ampaw seal mo nang matung kanon noon palito na ni Muskarkar. Pero una sa tawo pa dayon sa mga ampaw or angpaw mo po sa tagpibla ka panghinom daw stick it up. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod, at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Welcome back. Pag atong ipadayan na atong pag-istorya about tradition, kay dunay gi-mention si Sam about connecting the tradition og ang atong practice. Yes, oo. Bita kay kuan man sad silba, like ako, pure man ko, Filipino, but then, it's just that also, nga, very important that we also learn the practices also of other people. Okay? It's not really nga, mingong kang sunod ka, but ang importante, you respect. Di kaya ang kanagod, kita nga nagdako ba, may ato namataan nga gibuhat. Nya, ato lang, oftentimes, ato lang buhaton, bisag not really understanding nga no, kinana. Bito, like, for example, like, kita bito nga, for so many years, parang pila lang, mga 2-3 years ago lang ta nga, gihimo ng Chinese New Year as a holiday. Bito, sa una dili man. Bito, kaya ako sa mga notice ba, like, I think kita matingin ko yung nga, nagkauban ta dito China nga, kanang kuan sad I know not Hong Kong nga Hong Kong parang Chinese New Year ang mga tao sad no nga parang wa manguli man gud sa silang probinsya kalit kadaghan ng tao sa daan the day before mo manguli sila ha pero of course it's mag celebration daghan na pod kayo nga parang na say tradition sa kanang fireworks diba so ang kwan ba like ang ako said ba like sa kanyang fireworks, parang gikan masana sa Chinese, di ba? Bito, anong unsa man ang meaning ng fireworks? Significance of fireworks is to drive away the negative spirits. Sabak-sabak ka din ha, pa-flower. Kanang festive ba? Festive. So, kaya din ay ganahan ng negative spirits, anang hilo. Ngit-ngit may lang gusto. Gloomy. Manang manimpyo. Parang panghawa sa mga. Hawa na siya. Okay. Yeah. So, katong ni-mention man ko ka nga na uban nga, that is a religious practice nga i-incorporate ang kanibitong katong tradisyon niya o sa faith. Kanay manggod ang
katabi nang nahitabo sa Bantayan, nga sa Bantayan during Holy Week. Sila rap, kami nun sila nga, exempted sila sa pagkaon sa malichon. Oo, kahit tungod for the whole year nila, mostly nila, nag-fish raman. Hindi ang conjured, ana, because they really had a blessing from Rome. Kaya nang nipiti, nang hangyo magyod ang mga pare dito nga, ang ilahang practice ba, kanang nga basta og nay mamatay maghikay unya namatay man si Kristo kinahanglan lang hikayan kay siya na hinon ang Ginoo dili unya okay. So in order for that to be accepted nga kuan ni Christ gi nanghangyo nga kay maguro man ni matsubstance native sa tong mga panahon na so in order for this nga ma-accept there's nothing wrong with kaon kay ana so sila may gitagaan jud og special kuan nga even up to now mo na nga pag gusto gyud kang makaugit sin Rebernes Santo la adto sa Bantayan okay. Kay and it's kuan na with blessing gyud siya yes, sa Rome sa Rome okay sa tuwa ka dito pwede the kuan ba like sam like ang sa atingan ini in terms like set sa kuan ba kanang sa Chinese di ba like naman sa mga like Chinese zodiac di ba like mayingon sila nga karon like water tiger pila gani na kakuan sa animals 12 animals oh okay. Then human pila sa naka kanang anong water sa pamilya na aday na sa elements man na siya elements upat di ba sa mga elements una siya water metal wood wood and fire So mag-usab-usab sa na every year magtuyok ang upat yes, magpuli-puli yes. Uh-huh. O niya ang animals po after sa ikatlo balik so, na siya so asa man na siya ang pag signify ang animal at to sa imong month pagka kuan kay sa ato ang zodiac kuan man month man di ba kanang okay, kanang tao yeah, western month. Zodiac kanang sa Chinese is based on year. Sa year. The lunar Chinese lunar calendar is move man, no? It's not like the same sa atong Gregorian calendar na mo follow ta. Chinese lunar calendar start arrange na siya between January 21 to February 15. Mo na mag-move na ang date every year. This year is February 1. Last year was February 8 masiguro. Hindi magpareha. Move siya. So basta kanang before the lunar. So let's say ikaw nang angan ka, di ba? January 21 to February 15. Yes. So muusab siya ang lunar year nga gi-declare niya lunar day. So let's say kung kinsa sa mag-compute ana sa oh kana kinsa may doon na may kuan na sa China na oh, sila na ana. So na ila na nasa sila calendar na gid ana yes. Mao gid nga oh, karon to, 2022, mo na ni, February 1, 2023, lain na pong adlaw. Okay, so kanang gi-assign nila og animal, specific animal for a kanang year, unsa man na siya, unsa may naan siya character ang kaning mga animals? Yes, normally, ang sa Chinese, na para na meaning, no? Normally, they associate it with unsa characteristic. Sa animal. Animals. With the elements, appeal pa na siya. No? Okay. Like water. Probably, this year, we will be experiencing a lot of kanang one. Oh, really? Dili la linya. La Niño. Dili. Niña is, El Niño is dry. La Niña is koto. La Niña de Taron. La Niña. Okay. So, La Niña. Sige na, kukuan. Pagkura talaga yung bagyo. O niya, o kukuan ka ng, let's say, o water, o metal, o saan na? Nga gayguos. Ate, kay may di na mananom ta sil kay magsigi mag-ulan. So, labi nagkaroon nga, kuro-turot ang ato mga kahoy sa kabukiran. Karoon ang panahon nga mag-reforestation program ta. So, nasa na yung mga meaning, metal, or wood, or fire. Nga ka na sa mga animals, as per your observation. Per animal sign ni mo. Kung unsa ka nga animal sign mo, tugma sa person. Ay imong nailhan, let's say, imong isuon, imong parents, sa imo lang na ay mga characteristics ana murag mo resemble ingon na ana gyud. Mupaduol. So mas mupaduol siya kaysa zodiac. Kanang Aries, Gemini, Cancer. Ay dili na sila pareha. Ang Chinese is more of
harmony mo ginaen ko ano. So naiuban kontra like tiger, ang kontra sa tiger is opposite ana. Like ako a sheep man ko, you're the sheep. Priorita. Oh, dili na siya kuan. Dili kontra din ana. Dili mo kauno mo na siya, di ba? Patiran lang. Kaunonon mo tiger. Aso karon nga year, unsa man ron nga year? Tiger. Tiger. Water tiger. Mm. So, dili kayo maayo na to. Kanon da nila. Ambot lang ako. Ano ko magsunod na. Okay. Before, musunod ko. Nabukay kailan akong si master before niya. Okay. Namatay na. Wala na sad niya. Na naman ta sa ginuoron. So, wala na kong magkuhanan na. Abi ta kay mas may man ang atong isalig sa Ginoo. I pray na to. Pero mga ka, like kuan ba sa like sam mga pila na ka years ago nga para ginana nga unsay nang mga zodiac, Chinese zodiac, and then kinsay mga nagdetermine nga kaning mga animals sa kadaghang animals in the world. Sila. Why? Okay. Although nakakita akong cartoon movie nga kaniday ko ng mga animals, oh, naglumgi. Parang it was like a competition. A race sila. And then, only these 6 at 12 animals ang nakabaabot sa temple. Oh, so munang, naamunan sila is naabot. Is that the story that you know? The legend. The legend of the zodiac. Pero cartoon show to kung nakitaan sila. So, I don't know if it is true. Nga munang, naglumba kuno tanan animals. Mura sila rin nakaabot. Diba? Nabay rooster sa. Na rooster, yes, na rooster. Oh, pero nganong ang rooster mas nakaabot pa sa temple kaysa eagle. Diba? Why eagle, oh, eagle sa. Wala eagle. Alagi ba? Diba nga kung naglumpa sila tanan dito dahil sa. Dahil naingon ang eagle, ay kamulang diha ay sa upos arin ako baba. Diba kay kung naglumpa tanan mga animals ba? Ano? Ang eagle, ako siya ni appeal sa race. Pero ang pinaka, among the animals nga 12, kinsa may pinaka mura hari-hari sa tanan. Most dominant ang dragon man siguro. Dragon, no? Yan, sunod ang snake. Kaneng is it sa nagpractice ba? Sa business wise, unsa may sign, animal sign nga ginahan kaayo sa mga businessmen? Dragon man kasagan kay sa dragon sa Chinese is mo may mo hold of power niya, murag mo sa nay mo hatag og swerte. So munang may mga kumpanya nga Double Dragon. Oh, ano diba? Na sila? Pero na sila. Pero talking dragon. About dragon ba? Nasa ko'y nakuanan nga naka-attend ko og kanang Chinese funeral. And then gikuan to siya nga before ano sa kanaganing ilubong isod nga ang katong mga nag-sojak og dragon gipalakaw. Sa pungsoy nila. Is it motoy mo rag kontra sa katong namatay. Ah. Element na yang sign ato kontra to sa dragon. So moto palayo to mga dragon para dili mo kuha ng malas. Ah, okay. Ang kinahanglan gyapon day even namatay ta, kinahanglan gyapon tagkuan. Bless good luck. Murag ka na kinahanglan po doon another show. We'll be talking about I thought nga all ang yun nga kuan mga dragon palayo diday kay ang iyading at kuan niya nga parang kontra niya nga kuan. Madaot siya. Daugon siya sa dragon. Kapas hawad ba ng dragon, di ba? Pero like ako, dog ko. Na yun, friendly man ang dog. Friend so, to all. Oh, friend to all. Walang kontra. So, ang nahitabo ani, kanang, let's say, natawo ka o ng mga bagong bata ba? Bagong natawo. Yan naman, hindi na siya animal sign. So, ang, unsuman, is there a practice also sa kanang mga kasi karon na di ba cut off man ng kuan February 1 nanay kuan sa mga bata nga bag-o na tao nga naaban na pakuptan o yun ana depende siyang animal sign naaban na kuan ana wala man siguro wala ray depende yun na siya sa kung ma-follow sila sa tradisyon o kanang kuan yun. Kaya karon mga bago I think wala mo siguro sila mag-update ana kuan ka na mga traditional Chinese kung anjud ba na mo follow gid ana ba karo mga bagong tubo wala na no eh na lang yun ang giatak nga na lang yun ang kuan ang Chinese New Year tapos ang antaw
Okay. Naaboy yan. Naaboy yung family no nga. Kanang they would always encourage their children nga ilang menu ang Chinese food. Ang uban, ganahan, ingon na to preserve sa ilahang kuan. Ilahang Chinese tradition na uban gusto preserve ilahang way of kuan life nila. Pero way gawa kayo samok. Kana imo asawa Chinese. Kasinabot mga na ingon na marag boya ba. Pero imo asawa Chinese. Ah, Chinese ah. So like na pa buya ron. No. Na pa ba yo? Wa na kaya na ron. Kanang singan ini kanang singa ang pero ako na notice ang mostly nga gikuan gud nga basa both parents ang Chinese ang babae ra gud nga mo ay gikuan na ang maminyuan Chinese. Eh, both? By lucky or... Okay. But I think, kung ano man siguro karon, they are already kanang open to all, kung ano. Okay. Gamay na lang po ba ang nabilin? Nga GI? Mga GI. Beta. Pero siguro, it makes sense. Kung pananglit parihagod mo kultura, it's no, puros mo Chinese, di kay ka maglisod, babae man or lucky, maglisod to the culture sa Chinese. Kaya kadaghanan masyak man ka o, di ba? Or you will behave differently from what is acceptable. So, I guess that's just for peace. No? And kung bang peace ba? Peace and prosperity. Prosperity and maayong relasyon no? Yeah. To others. I think, it makes sense. Kay it's when you understand the tradition of the family, you tend also to kuan ka ng conform. Okay, like for example, mingon nga, at kaning familia na to, at a certain hour, kinanglan hilom na, din human, party-party ka pa. Oo, di ba? Kung like ikaw, kung married na ka, kinanglan, imuhang role, take care of the children. Pag human, sige ya po bar hopping, di ba? So, it will cause bad problem. Okay. It's bad enough, nga di ka kasabot nila, onya di pa kay kasabot kay di kibaw si ilang language and di pa kay behave no diba? Yeah. So it's easier kay magtuo ka lang gilibak siguro ko nya wa dito correct but story. Before sa tawo padayon siya mo pa sa tag pipila ka pahinom daw stay ka das back. O karon atong i more or less around unsay gibuhat sa ato ading guest sa iyahang pag-celebrate sa Chinese New Year.
Yes, but before sa tamang padayon sil, ato sa pasalamatan, atong technical team, atong TOC operators, Inday Lopez, si Anton Lodibesi, switcher, Brian Encorprado, cameraman, Nilo Cabarles, editor, Joanne Lopez, ang atong production director, Jen Rica Vidad, and then of course, ang atong makeup artist, Fordy Katubay. Kitsa pa itong pasalamatan, Sil? Pasalamat ni Tatay Dudong o ni Nanay Dayan, and of course, ni Espesyo Palmang, among spiritual director. Yes, Vital. And then, ako sa ding i-greet in advance ang mga taga-punta kay hapit na ang fiesta sa Our Lady of Lourdes karong February 11. And then, ako sa mga kauban sa Confraja of Our Lady of Lourdes sa Pardo Parish. Kay mausad in the same manner, mag-fiesta sad karong February 11. Yes, sir. Uh-huh. And then, okay. Mupadayin tapos sa itong mga kuan nga, like mga sojak-sojak, sa Chinese, like, ang gipangutan niyo mo ganina, like, ang katong mga kids nga, napabayon sa inga na, naikuptan-kuptan. But then, ang inyong haba, sa inyong haba, inyong own family ba sa, like, ang imo wife is also Chinese. So, imo ba sa mga kids, imo ba sa silang gikuan, kaparang as they grow up, imo ba sa silang gipa-learn about sa Chinese traditions? Yeah, expected din na siya. Amo din na siya i-handown among hibawan sa customs and traditions. Mm-hmm. So that di sila maglisod kay most parents, kung naman conservative, may tawag naman, kung naman GI yun. Mm-hmm. They really follow yun na ang tradition. Mm-hmm. No? Like respect to the parents, mm-hmm. Yaka nang kung doon ay kuandali, mga issues, whatever, kanang kuandana. Kaya na, ang i-follow ka to dyan sa taas, no? Mm-hmm. Di ka mag-supak-supak, di ka mag-kuan, sukul-sukul. Mm-hmm. And then, ang way of kanang doing things, naadyo na siya, kanang work ethics, or even ang kuan na to sa dealings with other people, naman na siya mga kuan diapon na mo. Mm-hmm. So, kanang pag-amin, o sa may account na, amin gihapon mo? Kanang mo? Yes, mo, yes. So, amin gihapon ang... Amin na siya. Murag blessing da ba? Bitaw, bitaw. So, kuan yun po, like, ang inyohang respect of elders yun, and yes, then, yes. Katong inyohang mga kung kinsay inyong patriarch, matriarch, mawag yung masunod. Yeah, discipline, na yun ang disciplinary kuan yun na mo aspect, no? Mm-hmm. In every, as we grow old, magsigi din nag-remind ang parents, do this and do that, do's and don'ts. Ano, bitaw? Uh-huh. Muna, ang uban mo rebuild eh, because they're not used to it. Okay. Sa mo, discipline na daan at since small, reminded na daan. So, even mga manners, like mga table manners, so kanang mga, kanang sa food, hindi mo mag-usik-usik, kay lisod sa uban, ya, kita, fortunate. Ano, bitaw? The values... inculcated in Chinese, no? Yung binli, yung kuan. Yes, yes. Kanan kuan. Kaon, walay bilin-bilin. Grasya na nga na. Dili usikan ang grasya. Nya kanang magdungan o kaon. Naapod na. Kanang umiinting kaon na magdungan. Usually, yes, magdungan. Yan. Because that's the only time na maka-interact ang storya. What's happening in the day or say mga kuan. So usually dinner or even lunch? Dinner usually. Kay lunch marag busy man ng mga tao. Yeah. Oo. Like, ang concept ba like sa inyo ha ba sa kanang like you as a Filipino and at the same time Katoliko, ang naunsa may mga like mga certain years nga parag 5 months nga parag naagid ang inyo hang Chinese tradition nga inyo hasang gipang follow. Like aside from the Chinese New Year. Day to day ko ano mo naman gud siya mo like for example Andlos Patay na asad mo naman gud mo no kanang sa ganit tawag niyo Month of the Dead or ano ba na Ghost Month Ghost kada August August man siya so naasa na gud siya nga practice some magkuan din sila ana i-offer nila para dili magkuan ang mga ghost mga mong ba so i-pray na nila murag offering dia po na siya to the dead para nana siya day dili lang month, okay, ghost month. Pero nang specific day nga inyong kwan dili. Doon na, sa Chinese calendar, doon naman na yung murag mo appear dito na
Warag time for offering. So maghadya po na siya. Nasa schedule. Na siya schedule. Maghadya kag unsa yung adlaw for those dead. Kung sa ato pa na sa Catholic, pray for the dead and for the poor souls of purgatory. Pero ikaw, personally, do you find conflict nga naay ka ng Chinese earth imong pagka-Catholic ko labi na kuha naman ka, very active man kayo ka sa... Mo follow di ako ng sa ikuan, pero the way, the manner of how I pray is Catholic. Dili na ako mo kuha na to. Kaya kung kayo bakit sa ako kuha na to, no? Gi-address. Sa una, general. Oh, wala man. So you don't anymore follow katong Buddhism, Taoism? Wala, wala. Lahi mo guna ilahang kuha na. Lahi nalang practice ko. Yes, yes. Which wala na sa inyo, ha? Wala. Murag generally, wala na kayo na nung gawas ka itong mga karaan na dyan ng mga pare. Di ba? Sila dyan na magpuan na sila. Oh. There are some, dato sa temple magpapangayguan. Tabang. Oh, ah, guys. Guide na ito. Intercede nila, mga na sila. Ito. Kaya kung nakuha ng talking about ghost month, na ako'y nabantayan nga, mingon nga, di sa ta mag-enter of a contract. Wala sa negosyo. Wasa sa, na, di kay, although, padahal nga pong negosyo. Pero, dili, walay bago. Walay bago nga mag-enter ka into a contract. Saan na siya nga month, ang ghost month? August 2. Mahal month of August to September. Ingana lang, now na siya date specific for to be safe. Mag ilis-ilis na siya. Yes, yes. Calendar. Ang lunar calendar lahi mo gud sa atong kwan, so change. So kamo nga Chinese kon kinahanglan na jud kay lunar, aw do na jud kay Chinese calendar po, di ba? Kami na ami ana, yes. Ay rin na pa sa nay moon festival. So, kilingin man. Di ba like September sa na no moon festival something? Celebration man ang moon celebration. Yes. Harvest time na. October na siya. That signifies harvest time. Murag kuan na. Namunay history ang kuan sa Moon Festival. Ang kuan na somewhere marag ilahan ng prang fiesta. Prang fiesta nila something. One of the feast na ako. Okay. Ano ako sa namang gawas sa mga, di ba, mga tikoy? Then moon cake. Dili lain ang moon cake. Ang cake na siya. Murag munggos na siya made or pumpkin? Made of munggos. Ato adere. Red beans din na actually. Red beans. Kaya di ako ko nakita. Daku kayo. Yeah, bitaw. Pero still, parang na-engross na yung kita sa toang discussion about the Chinese mga traditions. So, mubo naman yung kita ng oras, mga itag mensahe sa toang guest, Sam Chu. Any message, Sam? What I can say about sa atong kwan, no? Everything revolves around us. Sa Chinese New Year, we always think of gone with the old, then welcome the new, no? That's nice. So, muna, kinalimpiyo na to atong palibot, limpiyo na to ang kwan. That is only the physical, but in ourselves as well, we have to discern and examine ourselves kung unsa sa atong mga bati na buhat before, na ato usbon, na mahimutag na yung New Year's solution, no? And then, we always keep in mind that everything is grace given from God. Whatever provisions we receive as a blessing, we always give thanks to the Lord first and in gratitude for all the blessings that we receive and all the graces that we receive from the Lord. And also offer it for other people na magrasyahan sa sila, sa atong mga kaila, atong mga loved ones, no? And also pray for those people na who are at a loss, na kinanan po sila enlightenment, mo ngayon tagtabang sa Holy Spirit to guide them, na mag-converted ang ilang hearts, na mag-transform sila to better Christians, better people. So in general, ang message ako sa Chinese New Year is for us to wish everyone good luck, prosperity, and success, and also love in our hearts to spread to other people the love that we have received from God. Yes, para nindot mo kahit mo ang message. Sam, yes, thank you very much. Yes, thank you very much for joining us. And then, pagdaghan kaming nakatunan, gikan ni mo. And then, magpasalamat sa minino kaninyong tanan for joining us for the whole hour. So, we hope nga sama na mo diri ni Lucille na nasan mo yung napupo nga mga pagtulunan. It's not only nga mingon tamo follow lang tawag nga tradition, but it's also there's a meaning to it nga it's for the improvement of
oneself and also for our family and our relatives. Cecile, sa ito'y sulti sa itong mga televiewers. Atong hinumduman nga for the new year, gone with the old, welcome the new, and ask blessings not for yourself but also for others. See you next week. Bye! To ignore, and I know too much to go.